Hey guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nauso yan ngayon yung question na diploma or diskarte alin daw yung mas mahalaga or mas nakakaunlad or basta yung mas importante, diploma ba daw or diskarte. So ngayon, as a domestic helper here in Hong Kong, sasagutin ko yan and I think I choose diskarte. So hindi man lahat, pero sa akin dito is na-apply ko yung diskarte. Siguro, sabi ng iba, diploma. Kasi kapag may diploma ka, madali ka makakuha ng trabaho sa Pinas. Madali ka makakuha ng trabaho. Depende din. Kasi yung ibang kasamahan ko sa trabaho is ano lang din sila eh. Mga 4 years graduate yung iba naka second year college. Pero bumagsak pa din naman as a sales lady and ako is graduate lang ng high school and mas ahead pa ako sa kanila. Depende yan, diskarte din minsan. Kasi pag isang beses, dalawang beses tinuro sa'yo and na-pick up mo kaagad and alam mo na yun, yung ang dali mong maka-pick up, ang dali mong turuan, I think diskarte. Ang dali mong turuan, mas nagiging angat ka pa and doon ka mas kinaiinggitan ngayon. So, shout out sana. Baka may mga nanood dito ng workmate ko. Dati, hindi to ano pa lang, 2018. Naalala ko, 2018. Umuwi akong probinsya and then nag-resign ako. 5 months ako sa probinsya ngayon. Pero bago ako umuwi, may nagawa na akong title dito sa company ko. So, naging naging Miss Eye to Eye ako. Sa lahat ng sumali sa pageant at 10 kami, ako yung nanalo. And nung time na yun, tahimik lang ako. Alam mo yun, yung ganun. Pero, alam mo yung tahimik, nagmamasid yan. And then, umuwi ako. So, kilala na ako ng mga company namin, kilala na ako ng mga boss kasi nga nanalo. Pero itong isang babae, kasi focus lang siya and top 1 yung store niya sa MOA, is hindi niya ako masyadong pinapansin and hindi niya ako masyadong kilala. So, kilala niya lang ako, pero hindi niya alam yung ugali ko, yung background ko. So, ngayon, pagkatapos ng 5 months, bumalik ako ng Manila and sabi ako sa boss ko na babalik ako and sabi niya, report ka sa office. And hindi ako ginawang mababang posisyon, hindi ako ginawang clerk or cashier. Ginawa ako agad na OIC sa store. So, yung hinawakan ko is SM Manila. Ngayon, pumunta, siya pala is nasa third year college to, yung babae na to. So, ngayon, kulang ako ng stock kasi nung ako na humawak sa store, mabenta na. So, ngayon, inutusan ako ng boss namin na kumuha ng stock ngayon dun sa kanya, sa MOA. Kasi marami siyang stock dun kasi nga, mabenta yan, top 1 yung store na yan. Pero siguro, hindi niya nabibenta, mabagal yung ano niya, pinapakuha sa akin yung mga stock niya. So, kinuha ko and proper procedure. Pero nung time na yun kasi, parang 2 weeks pa lang ako galing probinsya. So, maitim ako. Madami akong tagihawat. Kasi nga, nag-ano ako sa probinsya. Nagtindahan ako dun. And, alam mo yun, gala kami and tinda. So, ang dami. Itim-itim ko talaga. Bisaya talaga yung ano ko. Yung, alam mo yung typical na taga-Negros yung maitim. Ganun ako. Kasi nga, sunog sa araw. So, pagpunta ko dun sa kanya, nakasombrero pa ako. Sabi ko, kukuha ako ng items. Eto. So, a proper procedure naman, sinulat niya sa notebook, lahat-lahat, tinotal niya, and siya yung naglagay. So, okay, kampante ako. Isang buwan nung nakalipas, bigla niyang sinabi sa akin, na, be, nawawalan ako ng 25 pieces na shades na bigay ko sa'yo, hindi lang nasama sa papel, hindi lang nasama sa DR daw, hindi nasama sa binigay niya sa akin na resibo na kinuha ko. Halimbawa, kinuha ko doon is 250 pieces. So, dapat daw 275, hindi daw nasama yung 25 na yon. And magkano yung isang items na yon? 300. Sabi ko, hindi be, binilang natin. Sabi ko, tama yon yung nakuha ko. Sabi kong ganun. And binilang ko din naman pagdating sa store. Sabi niya, hindi, sa'yo ko binigay yun. Sabi ko, kung sa akin mo binigay, bakit wala sa papel? Sabi niya, kasi nga nakalimutan ko, so pinag-i-insist niya ngayon. Tapos parang binigyan niya ako ng stress. Alam mo yung, ako yung inaano niya, sabi niya, ang tagal-tagal ko na sa company, hindi nangyari sa akin to. Alam mo yung, may ganun na yung issue. So, ngayon, sabi ko sa kanya, wala talaga sa akin, kahit mag-anuhan man tayo dito, wala talaga. Sabi kong ganun. And kasama ko yung, nung time na yun, nung binilang ko yun, kasama ko yung cashier. So ngayon,
kasi siya yung mas ano, siya yung mas kilala kasi nga na-off ako ng 5 months, so hindi na ako ano ng ibang tao, and bagong dating ko lang ulit 2 weeks, siya yung nagkalat ng issue na yung taga SM Manila na OIC, kinuha yung 25 pieces, hindi dine-clear. Parang naging magnanakaw na ako. So, putang ina. Tapos, syempre, yung galit ko nandyan, pero hindi ako maka-voice out kasi bago pa lang ako, bagong salta uli. So, ngayon, in-audit ako ngayon ng ano namin, area manager, pinuntahan ako dun. Hinalungkat lahat ng items ko, tinignan. Alam mo yung binilang, and then sabi ko sa boss ko, sabi ko sa area manager nung time na yun, napikon kasi ako talaga. Sabi ko, tinuro ko yung cabinet. Gusto mo sir? Buksan mo sir. Tignan mo sa loob kung meron. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos ayun, sabi niya, hindi, okay na. Tapos alam mo, pinatawag kami dun sa office. So, na-stress talaga ako nung time na yun. Doon talaga na nag-desisyon din ako na mag-apply pa Hong Kong. Kaya nung time na yun, buti na lang kamo hindi ako natuloy kasi may bukol ako sa dede. Pero naka-apply na talaga ako sa stress ko talaga. Isang buwan, sabi ko sa kanya nung nandun kami sa office, ang lakas talaga ng boses ko. Hindi niya ine-expect na lalaban ako sa kanya doon kasi iniisip niya, matagal na siya, top 1 siya, ang bango-bango niya sa office kasi nga, siya yung top 1 eh. Ang laki ng pasok ng pera niya. Tapos sabi ko sa kanya, tsaka sabi ko, isang buwan na ang nakalipas, tsaka ka magsasabi ngayon sa akin na nawawalan ka ng 25 pieces. Sabi ko ganun, okay sana kung mga ilang days lang, pero isang buwan, sabi ko ganun sa kanya, and tumaas na yung boses ko talaga. Sabi ko ganun, ay talaga sir, kahit magkaanuhan kami, wala talaga sa akin yan. And sabi ng ano din namin, ng area manager, wala talaga siyang habol kasi nga, kung ano yung nasa papel, yun yung susundin, and wala dun sa papel na 25 pieces. Tapos nagkaanuhan na dun, and then siya, parang na, kinakabahan na siya. Alam mo yung, kapag nandun na siya, ganun-ganun siya ng ulo niya, and may patulo-tulo siya ng luha. Ako talaga, ano talaga, yung mukha ko talaga is palaban, hindi ako, bakit ako iyak, wala naman akong ninakaw. Pero hanggang ngayon, daradala ko pa din yung ganun, na parang, pag nauungkat yung issue na yun, parang sinasabi pa din nila na may kinuha ako na 25 pieces, pero mamatay man ako, wala talaga. Siya nagbayad nun, and then parang months lang, inalis siya dun sa MOA, ako yung pinalit. Siya ngayon ang nilipat doon sa pinaka mahina namin na store. Hindi ko alam kung bakit, pero nilipat siya. Hindi ko rin alam kung bakit ako nilipat, pero nilipat ako sa store kung saan siya. And then, ako na yung humawak noon. And pinakita ko talaga sa kanila, pinrub ko sa kanila na mas ano talaga ako, na mas ano talaga. Alam nyo ba guys, 10 months consecutive, napakota ko lahat yan, top 1 quota, hindi niya nagawa yan yung ganyan. So, alam mo, umalis na lang ako ngayon sa company, yung trademark na yun is nandun pa rin sa akin. Kapag sinabing Genevieve Guarin, wala. Ano sila sa akin, alam mo yung binabangga ko kahit sino, kahit nasa pinakataas na, basta nasa tama ako, inaano ko talagang pinapalagan ko yan. Kilala talaga ako nakikipag-away sa mga OIC din, lalo pag binubwisit ako, yung nasa tama ako, tapos ginagawan ako ng ano, kilala nila ako niya na ganyan, and kilala ako na top 1 talaga, kahit nilipat na ako sa Mega Mall, and hindi siya, dati yung Mega Mall is top 11, top 10, pero nung ako humawak, top 2, nag-top 1 pa nga yan eh. So, ganun ako kakalakas. Guys, hindi basihan yung diploma, kasi siya, may diploma nga, sabihin na natin mas ahead siya sa akin, kasi nga, nakapag-aral siya ng college, ako hindi. Pero, nasa diskarte, nasa kung paano mo i-deliver and paano mo anuhin. Yung utak, kailangan mabilis. Ayan. And nung time na yon talo talaga siya kahit saan kami pumunta. Kasi wala talaga siyang habol. Pero, sa mga best friend niya, sinasabi niya, ninakaw niya yan, hindi niya lang dine-clear. Ganun yung sinasabi niya. Pero, malinis yung konsensya kung wala talaga akong ninakaw. So, parang nakarma din siya. Kasi, ang dami ding mga problema na dumating sa kanya. And nung nandun ako sa MOA, may sinabi yung lalaki na customer na, ay ate, alam mo ba, bumili kami dito ng 25 pieces nung nakaraang taon. And kumuha ako ng stock sa kanya nung time na yung January. Nakaraang taon, Pasko, kinuha niya daw yung 25 pieces. Binili ko yun dito, sabi niyang ganun. So parang doon pa lang, na ano na ako, siya pala yung may gawa.
gipit siguro, and akala niya nung time na yon tahimik lang ako, akala niya kaya niyang paakuin sa akin na ako pagbayarin niya ng ginawa niya. So, thankful naman ako kung anong narating ko ngayon, and nandun siya ngayon, hanggang ngayon, inggit sa akin, kasi hanggang ngayon, bitter pa din. Bahala siya dyan. So, dito sa Hong Kong, mas importante yung diskarte, yung diploma hindi ina-applied, or ina-applied man pero konti lang. Kasi dito, tingnan mo yung iba, diskarte lang, nag-domestic helper dito, o naka-asawa ng Chinese, o di ngayon, resident na dito, ang ganda na ng trabaho, sales lady, ganyan, sales lady, and yung iba, teacher. So, depende sa diskarte, wala yan sa diploma. And may iba akong kaibigan, kakilala na hindi sila graduate ng high school. Kasi, kaya naman eh, as long as marunong kang mag-English, as long as kapag in-interview ka ng employer is you can deliver your speech very smoothly. Ayan, so I think walang problema dun. And yung pag-i-English is napapractice naman yan. Tignan mo nga si My Tommy, yung babae dun, si Angie ba yan? Ay, nainis talaga ako sa kanya kapag yung nagsaya, My Tommy! Pag nakita ko talaga yan, baka visit ka talaga. Kapag nakikita ko sa news feed ko, nasisira yung mood ko, kasi naiinis ako sa boses niya and yung sa mukha niya, naiinis ako. Bakit kasi? Diyos ko! Ay, ewan. Ay, sorry, Lord. Basta, dito sa Hong Kong, importante diskarte. Dito, guys, kahit wala kang diploma, diskarte. Kasi, paano ka makakakupit ng pagkain sa kusina kung wala kang diskarte. Kailangan may utak ka dyan. Diploma dito is hindi hinahanap. Hindi nga hinahanap ni minsan ng amo ko yung diploma ko eh. Walang ano dito yung degree. Bonus na lang siguro. Pero marami din akong naging kaibigan na mga ano din sila, 4 years course. Pero nandito sila sa Hong Kong as domestic helper. Kasi malaki nga yung sahod dito. Aside from that, hindi ka nagagastos ng pamasahe, pagkain, and then tubig, kuryente, ilaw, and then bahay. And also, dito makakatipid ka kasi nga hindi ka lalabas. Lalabas ka lang kapag day off mo. And yung iba na mga domestic helper is nasa kwarto lang kapag day off. So, tipid talaga. And then, sabi nga nila, anong yung napundar mo sa sa kontrata, or ano yung napundar mo bilang OFW ka sa Hong Kong? And nakakatuwa, mamomotivate ka talaga yung mga sagutan nila. Alam mo yung meron na silang bahay, lupa, negosyo, na pagtapos na ng pag-aaral yung mga pamilya nila. So, ang laking tulong ng pagiging OFW, ayan, dito sa Hong Kong, is kung matipid ka lang talaga, yan. Pero ngayon, na-required ko na kasi nabasa ko yung sa PIDOS ko, nakalagay doon, dapat 50% ng kita mo is sinisave mo. Ay, nahiya naman ako sa 50%. Oh my goodness. So, grabe talaga yung ano ng PIDOS. Nung nag-PIDOS ako, may pag-anon sila yung pagsisave. So, hinulugan ko uli yung ano ko kasi may laman yung GCash ko na ano, 25,000. So, hinulugan ko yung savings ko, yung ano ko, kabayan ko, yung passbook ko, hinulugan ko ngayon kasi nahiya naman ako sa 50% daw na ano, hulog dapat sa savings. Nahiya naman ako. Nasa shopping ko. Sabi nga ng amo ko nung pinakita ko yung box, siguro tinitignan niya yung damit ko paglalabas ako. And nakita niya, yung damit ko na apat, yung puti na t-shirt, and yung stripe na suot ko na crop top, and then yung jogging pants, and then yung short na pink. Sabi niya, oh, di ba ginamit mo to? Kasi alam ko pag umaalis ako pag day off, tinitignan niya ata yung outfit ko pag lumalabas ako sa CCTV. Kasi alam niya na sinuot ko eh. Sabi niya, hindi mo na to sinusuot? Sabi niya ganun nung pinakita ko sa kanya yung mga gamit na ipapabox ko. Sabi ko, nasuot ko isang beses, ayoko nang suotin. Parang nashock siya kasi nga sa kanila guys, Chinese people is hindi ganun. Yung pambahay ng amo ko is tatlong pares. Isang bistida, isang short na pares, damit tsaka short, and isang short din na medyo mahaba hanggang tuhod. Tatlo lang. Pantulog niya, tatlo din. Tatlong pajama, partner. And then, yun lang. Yun lang. Promise. Yun lang yung pambahay niya. So, pagka gabi, yung suot niya, bistida na pink, and then pagtulog niya, pantulog, kinabukasan aalis siya. Pagbalik niya, susuotin niya yung short niya ngayon na partner. And then,
pagkagabi niya, pagkatas maligo, yung pink na naman. So, paulit-ulit lang, kaya kailangan nabhan ko kaagad yung damit niya and matuyo agad kasi susuotin niya. May butas na nga yung short niya eh. Hindi niya pa pinapalitan hanggang ngayon. So, ganun sila. Tayo lang yung iba talaga. Tayo yung shopping galore. Kasi sabi nga ng ate ko, nung bata kasi kami, kulang-kulang kami sa damit. Nag-aanuhan kami, nag-exchange kami ng damit ngayon ng ano ko, ng kapatid ko. Salitan kami ng suot pag nag-aaral. So, sabi ko talaga sa sarili ko, kapag nag katrabaho ako, damit talaga yung dadamihan ko. Kaya yung damit ko ngayon sa bahay, dalawang 6-layer na Durabox, puno yan. Sa Manila, isang layer na Durabox, puno yan. So, pinamigay ko na nga yung iba. So, ganun ako kamuhaw-muhaw. Alam mo yun? Kasi nga, nung bata ako, wala. Gustong-gusto kong magsuot ng ganyang damit. Gustong-gusto kong pumorma and hindi ko magawa kasi mahirap kami. Kaya ngayon, binabawi-bawi ko para sa sarili ko. So, ayun lang guys. Siguro may nakuha naman kayong aral dun. Ang haba-haba talaga parati ng chismis ko kapag nagbablog ako. Thank you so much for watching. Bye-bye.